Ayun, good day mga kalimput. Bali ako ngayon ay magre-repair ng dryer. So, hindi lang pagre-repair, kundi papakita ko din sa inyo kung anong mga diskarte, kung anong mga kailangan nyo pang malaman sa pagre-repair ng dryer. Kasi nga, yung dryer ay gumagana pa yung motor. Pero nag-garalgal na siya, parang hindi na siya umiikot maayos. So, ayun, nakita ko na sira na pala yung rubber below niya. Kaya, ayun, papalitan natin yung rubber below niya. Pero, yung rubber below niya ay nabilhan ko na. Palibago na yung rubber below. Ito kasi yung rubber niya dati, bali sirang-sira na. Ayan. Wasak na wasak na. Kaya bumili ako ng bago. Yun ang bata na yun. Ito bago. Bali binili ko ito ng 180. 185 ito. 185. Bali isang set na siya. Ito yung kanyang bushing na ano, na bronze. So maluwang na maluwang sa dito. Yan na. Kaya ginawa ko para maging tama yung aking sukat na bibilhin. Nagyan ko siya ng sinukatan ko siya ng paganyan. Paikot. Bali wire yung ginamit ko. Ayan, ito yung ginamit ko. Yung kanyang bilog. Ayan. Ayan yung kanyang forma. Tinanyan ko siya. Ayan, nakabili ako ng bago. Ito yung bilog ng bago. Ayan. Bali maraming size to, kaya kailangan sukatan talaga yung shafting niya. Di naman pwedeng dalhin natin yung kanyang drum dito. Malaki din yan pag dinala. Yan, ito. Bali, di ko alam kung anong size to. Subukan nga natin kung kakas siya. Yan, medyo masikip. Hindi masikip siya. Ayun, tamang-tama lang pala. Ayun mga kalimput, tamang-tama lang talaga siya. Tamang-tama isukat na binili natin. Ayun, ikakabit ko na siya ngayon. Abangan nyo. Ay, hirap natanggalin. Yan mga kajibot, bali pinag-iwahiwalay ko silang lahat. So, pati yung drum niya. Ito yung pagkakabitan tummy, natin. Tummy. Where's your tummy? Ayan. Where's your tummy? Tummy. Yung pagkakabitan natin. Tummy. Ayan yung kanyang cover. Tummy. So ayan, ikakabit na natin. Where's your tummy? Kabit na natin. Where's your tummy? Watch daddy, watch lang, watch. Sit and watch. Oh, sit down, ha? Watch daddy, ha? See? Say hi. Yung bago. Say hi to our subscribers. No! Look, daddy, oh. Daddy, oh. Daddy will mad. Hey, oh. Behave, though, behave. Ay! Sa ano, ball? Dapat matiming din natin yung pagkaipit.
Ay, hala, sorry. Sorry. Lang pa pala. Ayan. Oh, I will get your sleeper na. I will get your sleeper. Where's your kamay sleeper? Lang to, higpit kamay. Where? Kasi pusa naman siyang higpit pagka umiikot. Just stay here. I will get your sleeper. Stay here. Ayan, oh, higpit na siya makahigpit. Ayun, ako din po, i-share ko lang din sa inyo kung anong ginawa ko sa kanyang brake. Ayan, yung brake niya kasi, bali maluwag na. Kaya ang ginawa ko, pinutulan ko siya. Tapos gumawa, ito yung kaputol. Pinutol ko yung kanyang spring. Ayan. Gumawa ako ng panibago pero maiksi na siya. Isa kasi ito sa dahilan kung bakit mabilis masira gawa ng yung kanyang brake ay hindi na siya ganun kahigpit yung spring, kaya pinatulan natin yung spring. Ayun, nakakabit na yung rubber below niya. Ito nakakabit na siya. Ayun mga kadimpot, bali kabit na natin siya sa kanyang motor. Station lang. Ayan mga kajimpot, bali nakakabit na yung ano natin, drum. Lalagyan na lang natin ng screw. So ayan mga kajimpot, bali na ano na natin, nabuo. Nakabitan na rin ng mga screw yan. Ayan, ilalagay na natin tong drum. Ayan, nakakabit na yung drum. So nakatutok na rin yan dito sa loob sa motor. Yan sa loob. Higpitan natin ngayon yung kanyang mga set screw. Ayan mga kajimpot, bali tinanggal muna natin yung kanyang screw. Ito yung screw na to, yung set screw ng shafting, para makita natin yung liig-liig ng shafting sa loob, parang may hiwa. Yan, bago natin ikabit yung set screw. Kabit na handset screw kasi nakatapat na. Ayun mga kajimpot, nakakabit na yung set screw. Ayun sa loob, nakakabit na. Hindi lang makita.
nakakabit na yung seat screw sa loob. Okay na, nakasit up na yung ano natin, itong tab. Ilalagay na lang natin yung cover. So ayun, ituturo ko muna sa inyo kung paano malalaman kung sira na yung timer o hindi na. Stay tuned lang mga ito, ito pakita ko sa inyo kung paano i-check yung timer. So ayan mga kajipot, bali binalik ko muna lahat ng screw para bago ako magturo ng pag-check ng door switch saka yung timer, kompleto na lahat, nakakabit na yung mga cover pati yung mga screw. So yun mga kajipot, bali tapos na, nakabit ko na lahat yan, buo na yan. And yun nga sabi ko, i-check natin yung timer tsaka yung door switch niya, kasi pag wala itong resistance habang nakabuhay yung timer, bali ito'y sira na ang timer o di kaya yung door switch. So ito lang naman ang tinatanggal pag magpapalit ng rubber below, yung dalawang wire tsaka yung kanyang connection ng switch ng kanyang brake. Ito yung brake nya, yan lang naman ang tinatanggal. So yun, titesti rin natin kung okay pa yung timer tsaka yung door switch. Ito. Ito yung dalawang wire. Ayun, steady natin dito kasi yung tester natin ay hindi yan ka, hindi siya pang ipit na tester. O ganyan na lang natin. Ayun, nakakapit na sa dalawang wire papunta dun sa taas. Tapos isi-set up natin yung tester natin sa ohms, 200 ohms. Tapos buhayin natin yung, ayan, buhay na natin yung kanyang timer ito. Ayan, buhay na siya. Tumutunog naman. Ayan. Ayan, nagre-reading siya. Ibig sabihin, gumagana yung timer natin tsaka yung switch, okay pa. Subukan natin tanggalin yung ibuksan yung pinto ng dryer kung mawawala yan. Ayan, nawala. Binuksan natin, ayan. Binuksan natin. Ibig sabihin okay pa yung ating door switch, gumagana pa. Ayan, takit natin ulit. Ayan, nagkaroon na siya ng reading. So ganyan lang makajimpot mag tester ng door switch tsaka yung timer kung okay pa. Ayun mga kajimpot, magtesting tayo ng ating dryer na yung kanyang spin kung umiikot na. Ayun mga kajimpot, bali dudugtong muna natin yung dalawang wire dito sa line 1, tapos pabalik dito sa kanyang connection ng capacitor tsaka yung motor. So ayan mga kajimpot, bali ako rin siguro nagpalit nito dati ng motor kasi mayroon siyang extra na fuse, and extra fuse ako siguro naglagay niyan dati. Titesting na natin, gabit na natin yung air, saksakan. Ayan, nakakabit na. Ayan, okay na. Okay.
Parang tumutunog ganyan talaga siguro yun. Pagbago. Ang ikot kasi yung kanyang rubber below ay tamang-tama. Kaya yung inakabit kasi nakaraan ito. Bali parang ano lang siya, parang ginamitan lang ng sandpaper para lumaki yung butas. So ito original po. Ay mga kajipot, balik na natin sa may-ari. Sisingilan lang siguro natin to ng ano. Kahit 200 lang gawa ng ano natin, gasolina. So ayun mga kanipot, maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo. Bye bye.